Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa ating mga kabarangay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Henry. 42 years old at taga Bicol. Pero sa ilang taon na rin ang nakakalipas nang umalis ako doon at nakipagsapalaran sa Kamaynilaan. Sa kasalukuyan ay kasama ko po ngayon ang misis kong si Abby at ang isa naming anak. Bago ko po umpisahan ang kwento ko na nangyari 7 years ago ay gusto ko po munang pasalamatan ang misis ko na siyang humikayat sa akin upang magpadala ng sulat sa programa ninyo para makapagbahagi ng karanasan ko sa buhay na sigurado ang kapupulutan ng aral ng ating mga tagapakinig. Isa po akong 9-man at nakatungtong naman po ako ng kolehiyo pero hindi na po ako nakapagtapos dahil sa kahirapan ng buhay. Bago po ako maging 9-man, minsan na rin po akong naging junk shop boy noong araw. Ika nga nila may pera sa basura. Minsan ko na rin po kasing pinangarap na magkaroon ng sarili kong junk shop pero hindi po ako pinalad. Mabuti na lang din dahil hindi ako pinabayaan ng Diyos. Magpasa hanggang ngayon kahit na nga matapos ko ring pagdaanan noon, ang masasabi kong isa sa pinakamasakit na trahedya ng buhay ko, kasama ang nanay ng anak ko na si Katrina. Darling, saan na naman papupunta? Pangilang tanong mo na ba yan, Henry? Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Diba, sinabi ko naman sa'yo na may birthday party doon sa kamag-anak namin sa QC. Imbitado kami ni Ara. Eh kaso parang hindi naman yata siya makakasama, kaya ako na lang. Hindi ba kami pwede sumama ng anak mo? Sira ulo ka ba? Ibabiyahe mo na yung anak natin. Paano kung may mangyari, eh di isipin pa natin yun. Ay... Siyempre, hindi ko naman hayaan na mapahamak ang anak natin, darling. Saka mas mabuting nandun rin kami. Nang sa ganun, makilala nila kami ng anak natin, di ba? Ano ba sa mga sinabi ko ang hindi pumapasok sa kokote mo, Henry? Tsaka wag mo na akong mga darling-darling dyan, naaalipad pa rin ako. At tsaka ano ka mo? Gusto mo makilala ng mga kamag-anak namin doon? Okay ka lang? Yung anak natin, baka pwede pa, pero ikaw? Sa itsura at pananamit mong yan? Hindi ka talaga nahihiyang ipangalandakan sa kanila na junk shop boy ka lang? Wala naman sigurong masama kung nagtatrabaho ako sa junk shop. Marangal naman yun at hindi ako nagnanakaw. Marangal nga pero marumi pa rin. Nanlilimahid. Kung ikaw proud sa trabaho mo, pwes ako hindi. Pero hindi naman natin issue ang tungkol sa bagay na yan noon, di ba? Dito na lang. Ano ba kasi nangyayari sa'yo, Katrina? Pakiramdam ko masyado ka nang naiimpluensya ng mga kamag-anak na pinupuntahan mo ron sa QC. Wala ka nang pakialam doon, Henry. Tsaka ano bang pinagpuputok ng butsi mo samantalang totoo naman ang mga sinasabi ko? Minsan gusto mo pang kargahin agad yung anak natin kahit nakakarating mo palang galing sa junk shop. Ano ba naman yun? Hindi ba pwede na maghanap ka ng ibang trabaho? Yung mas matino at maganda sa pandinig? Kahit papaano nakatungtong ka naman ng kuleyo, di ba? Pero malaki na ang utang na loob ko sa junk shop ni Mang Boy. Hindi ako pwede basta-basta umalis dun. Hindi ka mapapayaman ng pesting utang na loob mong yan. So ibig sabihin, hanggang mamatay ka sa junk shop na yung ka pa rin magtatrabaho? O baka naman umaasa ka na ipapamana sa'yo ni Mang Boy ang basurang lugar na yon pag namatay siya? Pwede ba, Henry? Mag-isip-isip ka nga. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Sasabihin ko lahat ng gusto kong sabihin dahil karapatan ko yon bilang mamamayan ng bansang to. Ang hirap kasi sa'yo, ayaw mong napupuna ka. Lagi mong minamasama. Hindi naman sa ganun yun. Saka bakit ba napunta sa akin ang usapan? Samantalang gusto ko lang naman na sumama kami ng anak mo sa'yo. Masama ba yun? Napakabobo mo talaga, no? Bakit ang hilig mong sumabit sa mga lakad ko? Ano ko, isasama ko kayo ng anak natin, paano ako makakapag-enjoy doon, di ba? Tsaka napag-usapan na natin to. At pumayag ka naman na pumunta ako.
Ikaw pa nga nang hikayat sa akin tapos bigla mong sisirain ang plano ko. Ainis ka naman! Pakonswelo mo naman sa akin to dahil araw-araw ko nag-aalaga ng anak natin. Ay, sige. Hindi na kami sasama pero ano oras ka makaka-uwi? O hindi pa nga ako nakakaalis, tinatanong mo na kaagad ang tukol sa pag-uwi ko. Aba malay ko! Basta uuwi ako, huwag ka na maraming tanong. Ang akin lang, baka hanapin ka ng baby natin. Baby pa yan, wala pang muwang yan. Nandyan naman yung mga gamit niya, pati na rin ang gatas na titimplahin mo mamaya. Hinanda ako na kagabi pa at nabili na nakita, di ba? Ano pang problema mo doon? Katrina naman! Ay, naku! Aalis na ako bago patuluyang masira ang araw ko. Lintik ka. Bahala ka na sa buhay mo dyan. Masyado kang praning kalalaki mong tao. 34 anyos po ako nang makilala ko si Katrina Papadudut. Single po ako noon at ilang taon na rin walang karelasyon. Samantalang mag-iisang linggo pa lamang noong katulong si Katrina sa tindahan ni Aling Nora na palagi kong binibilhan ng soft drinks. Nagkapalagayan kami ng loob dahil siya po ang madalas na nagsaserve doon lalo kapag ako ang customer. Maganda po si Katrina, malambing at masayahin. Ayon sa kanya ay tubong mas bati ang kanila at ipinasok siya doon kina Aling Nora ng pinsan niyang si Ara na nagkataon namang katulong sa bahay ng isang mayaman sa malapit na subdivision sa lugar namin. At dahil prom di rin po ako papadudot ay nakarelate po talaga ako sa storya ng buhay ni Katrina. Lalo kapag tungkol sa naiwan niyang magulang at mga kapatid sa masbate ang kinukwento niya. Naging close po kami at inamin ko sa kanya ang feelings ko. May punto simula noon na niyaya niya akong sumama sa gimmick na mga kaibigan nila ni Ara kapag day off nila. Bagay na pinagbibigyan ko naman upang masigit na mapalapit sa kanya, Papa Dudut. Kaya lang isang beses ay nalasing po ako noon sa inuman namin at ang natatandaan ko na lamang ay naghahalika na kami ni Katrina. Pagkalipas ng ilang araw ay ibinalita niya sa akin na nagdadalang tao na siya at ako ang ama. Siyempre, ng panahong yon ay masayang masaya po ako bagaman kabado. Pero sa kabila ng lahat ay pinangatawanan ko pa rin ang dinadala niya. Hindi nagtagal ay kaagad na nga po kaming nagsama sa isang bubong. 7 buwan na noon ang tiyan ni Katrina nang mag-decide siyang umalis bilang tindera ni Aling Nora, Papa Dudut. Darling, ayaw talaga tumahan ni baby. Kanina pa siya umiiyak eh. Ano ba naman yan, Henry? Hindi na ba ako pwedeng kumain man lang na may kapayapaan? Ang simpleng gawain ng pagpapatahan sa anak natin, hindi mo pa magawa. Akin na nga yung bata. Anak, tana. Huwag ka na umiyak kung nandito na si mama. Ikaw lang pala ang hanap, darling. Napakawalang silbi mo kasi. Halatang ayaw sa'yo ng anak natin, lintik ka eh. Darling naman, anong ayaw sa akin? Samantalang ako laging nagpapatulog sa anak natin tuwing gabi, di ba? Nagkataon lang yan. Baka namimiss ka kasi hindi mo na raw siya masyadong kinakarga nitong nakaraan. At anong ibig mong sabihin? Na pinababayaan ko ang anak natin? Hoy Henry, ayus-ayusin mo ang mga salita mo. Para binibiro ka lang eh, masyado ka naman pikon. May dalaw ka ba? Alam mo, isa pa, mababato ka na kita eh. Sandali nga, ibaba ko nga muna tong anak natin, nabubuisit ako sa'yo eh. Baka lalong umiyak eh. Ano ba kasing problema, darling? Gusto mo talaga malaman. Ayun, si Aling Maring, yung inutangan ko ng longganisa na inalmusal at binaon mo nung nakaraang araw. Nilapitan lang naman ako kanina at kung makapaningil, akala mo kung sinong hindi babayaran. Magkano lang naman ang utang natin sa kanya? Kailangan pa ba talaga niya ako sabihin na hindi ako marunong magbayad? Buisit na matanda yun. Pero teka nga, hindi mo pa ako binibigyan ng sweldo mo ha? Anong petsa na? Iwala nga pambili ng gatas tong anak mo. Ano kasi darling eh, tungkol dyan,
200 na lang kasi natitira sa sweldo ko. Lukama! At bakit 200 na lang? Sana punta yung 1,000 nintik ka? Kinaltas na kasi ni Mang Boy yung bali ko na 600 nung nakaraan. Kaya 700 na lang sinweldo ko. Tapos bago pa ako makarating dito sa atin, hinarang na ako doon sa tindahan nila Aling Nora. May utang para kasi tayo na hindi nababayaran. Eh nung nakaraang buwan pa raw yun. Kaya binayaran ko na. Hindi ka ba talaga nag-iisip? Sana hindi mo muna binigay. Sana pinabayaan mo muna na pakiusapan ko ulit si Aling Nora. Tutal dati ko namang amo yun. Eh kaso na dahil sa katangahan mo, wala na naman tayong panggastos. Anong mabibili ng 200 mo? Ay, siguro manghihiram na lang ako sa kumpare ko. O di kaya, babali na lang ulit ako kay Mang Boy. Puro kahiram, puro kabali. Ano, ganyan na lang ba talaga ang gagawin natin hanggang tumanda tayo? Alalahanin mo, lumalaki ang anak natin. Darating ang araw na hindi kayang sustentuhan ng sweldo mong 200 a day ang mga pangangailangan ng batang to. Naiisip mo ba yun? Alam ko naman yun, darling. Kaya nga nagsusumikap din naman ako. Saka kilala mo ako, matipid naman ako. Kung kailangan mo magsumikap pa at magtipid ng husto, gawin mo. Hindi yung puro salita ka lang. Kung bakit kasi hindi ka nalang maghanap ng ibang trabaho kaysa nagtsatsaga ka sa ganyang kita. Ay! Buwisi talaga tong buhay na to. Tulad nga po ng una kong inilarawan ay malambing po si Katrina Papadudut. Pero ilang buwan pa lamang noon matapos niyang isilang ang baby boy namin ay kaagad kong napansin ang panlalamig niya sa akin. Akala ko ay dahil lamang yon sa karanasan niya sa panganganak pero nagkamali po pala ako, Papa Dudut. Nang makarecover na kasi si Katrina ay nagsimula na siya sa palagi niyang pag-alis-alis ng bahay at kaya siya naboboring daw siya sa amin at sasama sa pinsan niya para makipagkita sa iba nilang kamag-anak na nasa Quezon City. Madalas na akong naiiwan sa anak namin kaya naman kahit may pasok po ako noon sa junk shop ay napipilitan akong umabsent. Nang subukan ko naman siyang kumprontahin ay nauwi lang din sa pagtatalo ang lahat. Hanggang sa isang beses naming pag-aaway ay dumalas na nga ng dumalas ng mga panahong yon, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na ka Barangay. Kundi ako kahit paano na siyang ginamit ko ng mga anak si Katrina. Tapos kapag may pagkakataon ay sumasideline din ako bilang kargador sa bigasan at tagabantay ng pwesto. Bagaman mahirap ay nagagawa ko pa rin noong padalhan ng pera ang nanay at tatay ko sa Bicol. Natigil lamang po yun ang magkaroon ako ng pamilya sa katauhan nga ni Katrina at ng anak namin. Bagay na unawaan naman ang mga magulang at kapatid ko. Pero sa kabila ng lahat, Papa Dudut, ay hindi ko pa rin mapigilang panliitan ang sarili ko dahil nga sa estado ng buhay na meron ako. Mas dumalas nga po yun ng sa bibig na rin po mismo ni Katrina nang galing ang pangungutya at pangmamaliit niya sa akin. Tanga na nga siguro kung may tuturing pero hinayaan ko lamang siya na sabihin ang mga bagay na gusto niyang sabihin sa akin sa pag-asang mapagtatanto niya na hindi yon tama at kusa na rin siyang hihinto sa ginagawa niya. Kaya lang tila suntok sa buwan na magbabago pa si Katrina at kung paano niya ako noon tingnan habang kinukumpara niya ako sa ibang mga tao, Papa Dudut. Sandali nga, nung nakaraang linggo lang pumunta ka na ron, diba? Kasi nga sabi mo may birthday party doon. Tapos ngayon pupunta ka ulit. At pagkatapos ano, iiwan mo na naman kami ng anak mo rito? Ano bang kinagagalit mo? Samantalang hindi naman ako pupunta ron para mag-aliw-aliw o pumarty. Hindi ka ba nakikinig? May tsahin akong umuwi galing Saudi at may padala rin sa akin. Padala? At ano naman yun? Hindi ko alam.
Siguro damit, gamit, o baka pera. Sana pera na lang para kahit papaano may panggastos naman tayo rito sa bahay. Pero darling, hindi ba pwedeng tanongin mo na lang kung ano yung padala sa'yo? Kung pera, eh, parimitans na lang. Para hindi mo na kailangan pumunta pa ron. Ano ka mo? Ang kapal naman ang pagmumukha mo kung sakali, Henry! Kaya lang kasi... Pagtatalunan pa rin ba natin to, ha? Ganyan ka na ba talaga kaengot at hindi mo maintindihan ang punto ko? Tsaka hindi ka ba naaawa sa akin? Ngayon na nga lang ako lalabas sa pamamahay na to pag babawalan mo pa ako. Katrina, alam mo hindi kita pinagbabawalan lumabas. Hindi raw pinagbabawalan, pero kumangonsensya ka riyan, wagas! Huwag ka mag-alala, uuwi rin naman ako kaagad. Alam ko rin naman kasi na may anak ako. Kaya pabayaan mo na kasi akong umalis para makauwi rin ako na maaga mamaya. Manong magpasalamat ka na lang dahil may mga kamag-anak akong tumutulong sa atin kapag nagigipit tayo. Napakawalang utang na loob mo naman yata. Siyempre, nagpapasalamat ako sa mga tulong nila sa atin. Anong palagay mo sa akin? Ganito na lang, sa susunod na pagpunta mo ron, isama mo na kami ng anak mo. Para personal ko sila mapasalamatan. Tutal, yun naman ang gusto mo mangyari, di ba? Pinipilosop po mo ba ako, ha? Nakakasama ka na kasi ng loob. Kung pagsalitaan mo ako, parang wala akong kwentang padre di pamilya. Ikaw may sabi niyan, ha? Hindi ako. Tsaka hindi naman sana tayo magkakaganito kung hindi rin dahil sa'yo. Kulang ka kasi sa diskarte. Puro kaawa. Hindi ka mabubuhay ng konsensya mo para sabihin ko sa'yo. Bigla ako tuloy pinagsisihan na nagkaanak pa tayo. Ano sabi mo? Hindi ko na uulitin pang sinabi ko pero hindi ko rin yung babawiin. Kung pwede lang i-restart ang lahat, sana hindi na kita noon nakilala. Kasi oo, nagsisisi ako na dumating ka pa sa buhay namin ng anak ko. Puro hirap, puro utang at kahihiyan lang naman ang napala namin sa'yo. Sabihin na natin na mahal mo nga kami. Pero hindi nakakain ang pag-ibig mong yan kung sakaling kumalam ang mga tsanena namin dahil sa gutom. Huwag mo naman ako pagsalitaan ng ganyan. Alam mo na ginagawa ko naman ng lahat. Sa katunayan, sinubuan ko na magsabi kay Mang Boy na gusto ko na umalis sa junk shop niya para maghanap ng panibagong mapapasukan. Hindi palang matuloy-tuloy kasi wala pa ako nahahanap na kapalit. Pero hindi naman ibig sabihin nun eh, nagpapabaya na ako, Katrina. Saksi ka sa pagsusumikap ko. Maibigay ko lang pangangailangan nyo ng anak natin. Pwes, doblehin mo pa o kaya triplehin mo. Kung kinakailangan, huwag kang matulog sa gabi, gawin mo para lang kumita ng mas malaking pera. Huwag kang puro salita, buisit ka. Para sa akin ay ginto ang oras, Papa Dudut. Kaya kahit madrama na ang nangyayari noon sa pagitan namin ni Katrina ay hindi ko po masyadong iginugugol doon ang panahon ko. Sa halip ay pasok sa isang tenga at labas naman sa kabilang ginagawa ko sa tuwing iniinsulto niya ako, Papa Dudut. Hindi na rin ako noon masyadong sumasagot sa kanya sa tuwing nagkakaroon kami ng pagtatalo. Kaya nga siguro hindi nagtagal ay unti-unti ko na lamang naramdaman ang tuluyang pagkakalayo naming dalawa. Bukod pa doon ay sinasama na rin po ni Katrina ang anak namin kapag umaalis siya. Ang katwiran niya sa akin ay para hindi ko na isipin pang bata, lalo kapag kailangan kong kumayod sa trabaho. Noong una ay walang kaso sa akin yon. Pero nang magsunod-sunod na nga ang labis, ay labis na po akong nagtaka at nabahala. Siyempre, namimiss ko po ang anak namin, Papa Dudut. Mahal na mahal ko ang batang yon ng higit pa sa buhay ko. Nang isinila nga siya ni Katrina at nang unang beses na nasilayan ko siya ay pinangako ko sa sarili ko na handa akong gawin ang lahat para lamang mabigyan siya ng maganda at matiwasay na buhay na para sa kanya. Kaya nga nang pakiramdam ko ay nagiging malayo na kami sa isa't isa ng anak ko ay muli ko pong kinausap noon si Katrina. Sabi mo? Ulitin mo nga kasi parang hindi ma-absorb ng utak ko. Ang sabi ko, hindi mo na isasama ang anak natin sa pag-alis-alis mo. At bakit? Sino ka para pagbawalan akong gawin yon? Sino ako? Katrina, para sa kalaman mo, ako ang tatay ng batang yan.
At ako naman ang nanay. Ibig sabihin sa akin siya nang galing. Ako ang nagdala sa kanya ng siyam na buwan at ako rin ang nagluwal sa kanya. Kung tutusin, wala ka naman masyadong ambag sa buhay niya eh. Kaya ako pa rin ang mas may karapatan sa anak natin. Pero palagi na lang kayong umaalis. Palagi mong dala anak natin. Hindi man lang ba pumasok sa kokote mo na namimiss ko rin siya? Diba, yun naman ang gusto mo. Anong gusto? Kailan ko naging gusto na ilayo mo sa akin ang anak ko? Huwag mong sabihin yan dahil pareho nating alam na hindi yan totoo. Wala ako nilalayo sa'yo. Sinasama ko lang ang anak natin para makapagtrabaho ka. Nung una nagre-reklamo ka kapag iniiwan ko kayo. Tapos ngayon na sinasama ko ng bata, nagre-reklamo ka pa rin. Ano ba naman yan? Bakit ba kasi hindi na lang kayo pumirmi rito sa bahay natin? Alam mo ba kung gaano ako naguguluhan kapag may pagkakataon na hindi ko kayo naaabutan dito? Umuwi naman kami, di ba? Kung makadrama ka naman dyan, akala mo kung sino kang aping-api? Pwede ba nakakasuka ka? Sana naman naiintindihan mo pinanggagalingan ko, Katrina. Pakiramdam ko, hindi na ako importante sa inyo ng anak natin kasi mas madalas na nandun kayo sa kung sino mang kamag-anak na pinupuntahan nyo. Sandali nga. Sigurado ko ba na kamag-anak nyo lang ang sinasadya mo dun? Kasi kung magpapakatotoo ko sa'yo, tingin ko may iba ka sinasadya... Ano sa tingin mo? Sige, tuloy mo! Ang kapal naman ang pagmumukha mo. Katrina, pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadyang masabi yun. Magulo lang talaga isip ko ngayon. Hindi na umayos yung pag-iisip mong sira ulo ka. Tapos dinadamay mo pa kami ng anak mo sa kung ano mang gumugulo sa'yo. Masisisi mo ba ako? Namimiss ko lang kayo ng anak ko. Pwede ba tumahimik ka na sa kasasabing anak mo ang batang ipinanganak ko dahil nagkakamali ka ng intindi, galit ako? Anong malay ko sa mga pinagsasasabi ko? Pwede ba tigilan na natin itong usapan na to dahil wala rin naman itong patutunguhan? Ang pagtatalo namin yon ang masasabi kong pinakamalaki sa naging pag-aaway namin sa nakaraan, Papa Dudut. At hindi ko rin po lubos sa kalain na masasabi sa akin ni Katrina na hindi ko tunay na anak ang batang ipinagbubuntis niya noon. Siyempre, niisip ko na hindi niya yon sinadyang masabi at nadala lamang siya sa init ng aming sagutan. Pero aaminin ko na nasaktan po talaga ako at parang gusto ko nang umiyak. Sa kabilang banda ay isinantabi ko na lamang ang tungkol sa bagay na yon at hindi ko na pinalaki pa. Nang mga panahong yon ay hindi po kami kaagad nagkabate ni Katrina. Sa bahay nga namin ay hindi kami sabay kumain lalo kung gabi. Kapag matutulog naman po kami ay palagi siyang nakatalikod sa akin. Doon ko na naisip na bigyan ng space ang nanay ng anak ko dahil baka pareho lang din kaming magkasakita ng husto kapag hindi kami pansamantalang nagkahiwalay. Bagaman masakit sa akin na mapalayo sa kanilang dalawa ng anak ko ay pumayag na ako, Papa Dudut, na umalis sa bahay namin ang mag-ina ko at pansamantalang makituloy sa kamag-anak na palagi niyang pinupuntahan doon sa Quezon City. Ngunit lingid sa kalamang ko na wala pala silang kamag-anak doon ayon sa pinsan niyang si Ara. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na kabarangay! Alam ko na maraming magsasabi sa akin na ang tanga-tanga ko. Pero masisisi niyo ba ako kung gusto ako noong nagtitiwala kay Katrina? Mahal na mahal ko siya, Papa Dudut. At isa ang tiwala sa pinaka-importanteng sangkap upang magtagumpay ang isang relasyon. Kaya nga nang makumpirma ko mula sa pinsan niya mismo na nagsisinungalin sa akin si Katrina tungkol sa kamag-anak nila na palagi nilang pinupuntahan sa Quezon City ay tila ba para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Tatlong araw simula nang umalis si Katrina sa poder ko kasama ang anak namin nang makaramdam ako ng labis na pagkamis sa kanila, Papa Dudut. Pero dahil nirerespeto ko ang kondisyon ni Katrina na huwag muna siyang kukontakin ay naisip kong ipagtanong na lamang ang kalagayan nila doon sa pinsan niya na nasa lugar lang din namin. At laking gulat pa nga ni Ara nang sabihin ito sa akin na hindi totoo na kamag-anakan nila ang pinupuntahan ni Katrina. Sa halip sa isang lalaki na nagngangalang William siya nakikituloy.
Buong akala rin ng pinsan niya ay ipinagtapat na sa akin ni Katrina ang katotohanan. Pero pareho kaming nabigla nang mapagtanto naming naglilihim pala siya sa amin. Doon ako nagpa siyang sumugal, Papa Dudut. Nalang impormasyon tungkol sa posibleng address na kinakaroonan ng mag-ina ko ay pinuntahan ko nga po sila. Habang nasa biyahe ay blanko ang isipan ko at hindi ko kasi alam kung paano ko haharapin ang katotohanan na posibleng magpabago sa buhay ko. Bagaman pinakiusapan ako ni Ara na huwag gumawa ng gulo, hindi ko pa rin po lubos maisip ang tamang reaksyon patungkol sa bagay na nagbabadya kong matuklasan. Honey, may in-expect ka bang bisita ngayon? Ha? Huh? Wala. Teka, sino ba kasi yan? Istorbo naman? Sige, pagbuksan mo na. Pupuntahan ko muna yung anak natin. Parang naririnig ko kasing umiyak dun sa kwarto eh. Sige. Eh, kairita talaga kung sino mang tong kumakatok na to. Katrina! Henry! Sandali, paano ko na... Honey, sino raw yan? Ah, wala to, Han! Naligaw lang na delivery! Please, umalis ka na! Tama bang narinig ko? Ibang lalaki ka kasama? Huwag kang kumuha ng gulo rito! Nakakahiya! Ako pa talagang dapat mahiya sa atin, Katrina? Di ba dapat ikaw? Sandali nga! Huwag mo kong pagsara ng pito, sinabi! Honey, ano nangyari sa'yo? At sino kang gago, ah? Bakit mo sinaktan ng girlfriend ko? Girlfriend? Para sabihin ko sa'yo, gago ka! Ako ang boyfriend ng babaeng yan! Ikaw, sino ka ba? Bakit mo tinatawag na honey si Katrina? Ha! Ah, kung ganon, ikaw yung sinasabi niya sa akin, junk shop boy! Henry, tama ba? Buti na hanap mo tong bahay namin. Marunong ka pala magbasa? Saan ka kumuha ng pamasahe? Ay, nga pala! Maraming scrap doon sa likod. Kunin mo na. Ba't gago ka talaga? Gusto mo bang paduguin kayang uso mo? Ano ba? Henry, tumigil ka na! Sira ulo ko! Akala mo hindi ako gagante? Pwede ba tumigil na kayo? Ano ba kasing ginagawa mo rito, Henry? Sa pagkakatanda ko, sinabi ko sa iyo na bigyan mo ako ng space, di ba? Gano'n na ba kakitid ang utak mo para hindi yun maintindihan? Tsaka paano mo nalaman ang lugar na to? Sinabi sa akin ni Ara. Dahil buong akala niya, inamin mo na sa akin ang lahat. Walang hiya ka, Katrina. Paano mo ako nagawang gaguhin ng ganito? Pinagkatiwalaan kita para lukuhin mo ako? Gano'n na ba kayo katagal ng ulupong na yan? Siya ang kinikita mo rito sa QC, di ba? Huwag mo na subukan magsinungaling dahil umamin na sa akin ang pinsan mo. Kahit kailan talaga hindi mo pagkakatiwalaan ang lihimang babaan yun? At may gana ka pang mainis doon sa tao matapos kung mabuking ang kagagahan mo? Gaga na kung gaga, pero ano bang pakialam mo? Tsaka para sa kaalaman mo, matagal ko nang ayaw sa'yo. Pinipilit ko na lang talaga makisama sa poder mo kahit ang sukang-suka na ako. Bakit? Dahil ba mas may kayang tarantado niya kaysa sa akin? Kaya pinatula mo siya? Ganyan ka na ba talaga kadesperada umasyeso sa buhay? At tanda ay pagpalit ang pamilya natin? Dinamay mo pa talaga ang anak natin? Sandali nga, nasaan ang anak ko? Kung ayaw mo sumama sa akin pa uwi, ibigay mo sa akin ang bata. Hoy! Para sabihin ko sa'yo, hindi mo kukunin ang anak ko! Anak namin ni Katrina ang batang inaangkin mo, gago! Pambihira! Alam mo, ikaw na talaga ang tanga sa lahat ng pinakatanga! Katrina, ano ba bang iniintay mo? Kailan mo sasabihin sa inutil na yan na hindi ka naman talaga niya nabuntis noon? Ano bang iniintay mo? Ipamukha mo na sa kanya para tumigil na siya sa pag-angkin sa anak ko! Pwede ba, William? Tumahimik ka na lang dyan! Napalala mo pang sitwasyon, hindi ka naman nakakatulong. Ano ba kasi pinagsasabi ng gago niya, Katrina? Sabihin mo sa akin na nagsisinungaling lang siya. Hindi ako nagsisinungaling, bobo! Ano sinabi mo? Gusto mo pa yata basagin ko talaga yung pangama? Tumigil na kayo, ano ba? Mag-aaway kayo? Hindi na ba talaga kayo nahihiya sa mga kapitbahay natin? Manahimik ka na nga lang kasi, William! Tingnan mo nga yung itsura mo, putok na ang uso mo. At ikaw, Henry, kung pumunta ka lang dito para manggulo, iuwi mo na lang dun sa lugar mo yung pagiging asal sa ang gano mo. Tsaka anong sabi mo? Isasama mo pa uwi ang anak ko? Pwede ba? Hindi mangyayari yun dahil tama ang sinabi ni William. Siya ang totoong tatay ng baby ko at hindi ikaw. Sabihin mo nagbibiro ka lang, Katrina. Kasi paano nangyayari yun?
Yan nangyari sa atin, di ba? Sabi mo na buntis kita. Kaya parang hindi ako tatay ng batang yon. Walang nangyari sa atin ang gabing yon, Henry. Gawa-gawa ko lang yon dahil gusto kong panagutan mo ang anak namin ni William. Ano ka mo? Buntis ka na nun? Kaya ba nung lumabas tayo nung gabing yon, hindi ka uminom? Akala ko ayaw mo lang talaga kasi wala ka sa mood. Yun pala, may plano ka nang lasingin ako at ipakargo sa akin ang responsibilidad na dapat na sa walang yan lalaking yan. Napakasama mong babae. Masama na ako sa masama, pero masisisi mo ba ako? Nagkalabuan kami nun ni William eh. Natakot ako na panagutan ng bata sa tiyan ko na mag-isa, kaya... Kaya dinamay mo ako, ganun? Hindi ka na naawa sa akin. Minahal ko ang anak mo at itinuring na parang akin. Tapos na ang pagiging tatay mo sana ko, Henry. Dahil nagkabalikan na kami ni Katrina. Saka hindi mo ba naiisip na mas mabibigyan ko ng magandang buhay ang bata kapag nandito siya sa poder ko? Baka nga imbis na pag-aralin mo yung anak ko, ipasok mo nila agad sa junk shop para matulungan ka magtrabaho. Hindi totoo yan dahil mahal ko ang anak namin ni Katrina. Ako kasakasama niya. Kahit pinagbubuntis pala siya ng nanay niya. Kaya kahit ikaw at tatay, ako pa rin na mas nagpakatatay sa ating dalawa. Masakit pala na hindi ka piliin ng taong mahal mo, Papa Dudut. Pero wala nang sasakit pa sa bigla na lang din itong isang bulat sa pagmumukha mo na hindi ikaw ang tunay na tatay ng batang dinala niya ng 9 na buwan noon. Mas daig ng sakit na malamang hindi ko pala totoong anak ang batang pinangakuan ko noon ng walang hanggang pagkalinga at pagmamahal kesa ang malamang pinagtaksilan ako at trinaydor ni Katrina, Papa Dudut. Hindi ko nga alam sa sarili ko kung paano ako nakauwi noon sa amin ang hindi umiiyak. Pagdating ko sa bahay ay doon ako nagwala at humagulhol. Palibhasa ay hindi ko lubos maisip kung paano yon nagawa sa akin ni Katrina. Pinagkatiwalaan ko siya, minahal, inalagaan at nirespeto. Pero sa kabila ng lahat ay nagawa pa rin niya akong gaguhin at iwanan. Kulang ang salitang masakit para ilarawan kung gaano ako kabigo ng mga panahon na yon, Papa Dudut. Kung hindi nga lang dahil sa mga magulang ko na kaagad na lumuwas pa Maynila matapos kong sabihin sa kanila na hiwalay na kami ni Katrina ay baka nagpakamatay na po ako dahil sa sobrang lungkot at pighati. Subalit bago po nila malaman yon ay kagad na pumunta sa poder ko. May tagpo pa noong umuwi si Katrina sa bahay namin para mag-alsabalutan at tuluyan na akong iwanan. Siyempre pinigilan ko siya at nagmakaawa pa ako ng husto sa kanya, Papa Dudut. Please, Katrina. Parang awa mo na. Huwag mo kong iwanan. Huwag niyo kong iwan ang anak natin. Sinabing hindi ikaw ang tatay ng batang yon. Wala akong pakialam kahit siya pa ang tatay. Pwede ko naman siya maging anak. Ituturing ko siya na parang kadugo ko. Kaya nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo naman ilayo sa akin ang bata. Hindi ko kasi alam kung paano ko kakayanin kapag iniwan niyo ako. Hindi ko na problema yun. Ikaw nang bahalang umisip ng paraan kung paano ka mabubuhay nang wala na kami sa piling mo. Ganyan ka na ba talaga kasama? Nasaan ang konsensya mo para gawin sa akin ang bagay na to? Minahal mo ba talaga ako? Akala ko ba mahal mo ako? Kasi ako, oo! Mahal na mahal kita, Katrina! Kayo na anak mo! Ay! Tulad nga ng sinabi ko sa iyo noon, hindi kami mapapakain ng pagmamahal mong yan. Si William ang makakapagbigay sa amin ng maganda at maginhawang buhay na gusto ko para sa anak namin. Para ba talaga sa anak nyo? O sa sarili mo lang? Wala ka nang pakialam doon dahil ang importante, makaalis na talaga kami rito sa poder mo. Kaya alis dyan! Huwag mo kong pigilan dahil ipapabarangay talaga kita! Katrina, please naman! Wala na magagawa ang pagmamakaawa mo! Kahit na umiyak ka pa ng dugo o maglupa sa isang sahig, hindi kita pipiliin. Oo, nagpapasalamat ako. Dahil tinuring mong parang tunay na anak ang anak namin ni William. Pero hanggang doon na lang yon. Bakit kasi hindi mo nalang tanggapin ang katotohanan para makapag-move on ka na kaagad? Sabihin mo, paano ko gagawin yon? Buong buhay ko pinangarap ko magkaroon ng pamilya kasama ang babaeng mahal ko.
at nung dumating kayo sa akin ang anak mo, wala kang ideya kung gaano mo ako napaligaya. Tapos ganito lang ang mangyayari sa atin sa dulo? Ipagpapalit mo lang din pala ako at iiwan? Ano ba kasing akala mo sa atin? Nasa nobela? O pelikula? Na palagi maganda ang ending? Nagkakamali ka dahil hindi yung totoo. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang ang katotohanan at huwag mo nang ipilit ang hindi pwede. Aawa ka naman sa sarili mo, Henry. Bigyan mo naman ng kaunting dignidad ang pagkatao mo. Aalis na ako at huwag na huwag mo na kaming susundan ang anak ko. Katrina, maawa ka naman sa akin. Huwag mo kong iwanan. Kayo ng anak mo ang buhay ko. Mabubuhay ka nang wala kami sa tabi mo. Nagawa mo na nga yun ng ilang taon bago kami dumating sa buhay mo, di ba? Huwag kang tanga. Katrina! Hindi ko na nga po noon napigilan si Katrina nang mag-decide siyang umalis ng tuluyan sa poder ko, Papa Dudut. Iyak po ko ng iyak noon at kulang na lamang ay kumuha ako ng kutsilyo para gilitan ng leeg ko. Pero mabuti na lang dahil bago ko pa magawa ang bagay na yon ay nahimasmasan ako. Nakatulog na nga lang ako noon nang hindi ko makain at umiiyak pa rin. Kinabukasan ay sinubukan kong kontakin ang cellphone number ni Katrina pero cannot be reached na ito. Kinatanghalian naman ay nag-decide na ako na sadyain sila ng anak niya sa pamamahay ni William sa Quezon City. Para lang sa dulo ay madiskubre ko na umalis na pala sila doon bago pa magbukang liwayway. At magpahanggang sa ngayon, Papa Dudut, ay wala na po akong balita sa kinakaroonan nila. Hindi ko na po idedetalye kung paano ako nakabangon mula sa trahedyang pinagdaanan ko sa buhay ko noon. Mabuti na lamang dahil hindi ko rin naman yon nilabanan ng mag-isa. Matapos ngang lumuwas pa Maynila ng pamilya ko at bukod doon ay unti-unti ko na lang din pong tinanggap na hindi para sa akin ang pagkakaroon ng pamilyang inaasam ko ng mga panahong yon at ipinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat. Sa kasalukuyan ay masaya na po ako sa buhay ko matapos ngang ipagkaloob sa akin ng may kapal ang pamilyang minsan niyang ipinagkait sa akin sa katauhan nga ng misis ko sa ngayon. Doon ko rin po napagtanto na siguro ay paraan lamang ngayon para ilayo sa akin ang maling tao dahil meron talaga siyang nilaan na mas tama at nararapat. Kung tatanungin niyo po ako kung napatawad ko na ba si Katrina ay masasabi ko na oo. At wala po kong ibang hiling ngayon kundi ang maging mabuti ang hinaharap para sa kanila ng batang minsan kong itinuring na anak. Sana kung luluobin ang langit sa hinaharap ay muli po kaming magkita ng batang yon dahil kahit na hindi siya nanggaling sa akin ay mahal na mahal ko po siya. At hindi na po yun magbabago kailanman. Maraming salamat po, Papa Dudut. Sakaling mapili po ninyong itampok ang aking barangay love stories. Sana kahit paano ay kinapulutan po ng aral at inspirasyon ng ating mga avid listeners ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Henry. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever.